Hi guys! Ayan, magpapalit tayo ng brake shoe using the RS84. Ayan. So ayan guys, nagtanong kasi ako dun sa tindahan kahapon kung ano ang bibilhin ko na brake shoe, kasi ang motor natin ay Honda Click pero naka AEROX MAGS tayo. So sabi nila pareho lang daw yan, so gamitin mo lang ay AEROX pa rin at saka Mio, pareho lang naman. So AEROX at saka Mio. So ayan, samahan niyo ako at magbabaklas tayo ng brake shoe. T-wrench, tapos ang ating mga tools. Tingnan lang natin. Ayan, tatanggilin lang natin para mabuksan natin ang kanyang ilalim. Number 10. Ayan, tinimim po yan. So, tatanggilin mga natin ang ating exhaust. Yun. Tapos, ating shock. Okay, number 12. Or 14. Number 14. Number 24. 14, 14, 24. Okay, number 24. So ayan, nakalala natin, gulong natin. Luwagan muna natin ang brake. Full. Luwag. Yun. So yun guys, tapusin na natin. Yan ang ating brake shoe. Mukhang makapal pa naman siya. Mukhang makapal pa siya. Pero palitan na din natin kasi malalim na siya sa brake. Bali ito yung bago natin. So iano na lang natin siya, reserba. Pwede pa yan. Pero palitan na lang natin ng bago. Okay? Ito yung luma natin. Yan. Meron pa naman talaga siya. Pero mas mabuti na yung bago ang gamit natin. Okay, buksan natin. Yan ang ating bago. May yung kapal na. Tignan natin kung sakto ba siya. Pariyo lang naman siguro. Ano?
parang pareho lang naman. Pero ang difference nila, no, mas mahaba ang brake pad nito. Ang brakes yung mas mahaba kaysa dito. Itong original. So hanggang dito siya. Itong luma, ay yung bago, hanggang dito lang. Tingnan natin ang performance niya. Kung ano ang performance ng RS8. RS8 tayo. Kung kayo ang magpapalagay dito sa shop, medyo mahal to. Siguro, hihingan na naman kayo ng at least 150 or 200 para sa pagtabit. So dito sa atin, kung malapit lang kayo dito sa amin, libre lang natin yan. Libre lang yan. Yan, tulungan lang, tulungan. Sinong mas may malapit dyan sa Taytay, i-in lang kayo guys. Kung meron kayong gagawin sa mga motor nyo na DIY, punta lang kayo dito. Yun lang, hihirap ikabit. Pero makakabitin natin yan. Bago pa kasi, matigas pa masyado yung brake niya. Brake pad. Yun, oh. Ayan, may grasa pa naman, so okay pa yan. Gusto pa yan. Tingnan natin kung maganda ang ganyang laro. So, kasya, AEROX na siya. So, ayun, kasi nabuksan na natin, hindi mag-lubricate na tayo sa mga pwedeng i-lubricate. Kaya natin isplihan itong ating balik na natin. Yan natin kung okay ba ang performance ng RS8. So sa mga newbie na katulad ko guys, first time kong bumili ng brake shoe nito. So hindi ko alam kung anong brake shoe kasi nung unang pinagawaan ko nito, nagpagawa kasi ako ng may pinagawa ako dito. Pinalinis ko yung brake drum nito kasi. First time ko kasi hindi ko alam kung paano buksan. So, nagpagawa muna ako sa shop tapos para makapag-maritis ako kung ano ang dapat tanggalin. So, ayun, nalaman ko na ganun lang pala. So, mabilis lang siya. So, after that, ako nang magbubukas. Ganun lang po yan. Pag hindi nyo alam, ipagawa nyo muna sa iba. Tapos, pag okay na, obserbahan nyo kung paano nila tinanggal. Pag alam nyo na, kayo lang gumawa. Ganun lang yun. As simple. Okay? So, number 14. Ako guys, as much as possible, hindi talaga ako nag
na gumagamit ng power tools or yung ano, pag ganito kasi hindi natin nakokontrol, baka ma-lost thread. Actually itong manda dito parang lost thread na eh, kaya tinanggal ko na yung washer niya, lost thread. Meron pang kumakapit na konti. So as much as possible, kung hihigpitan na ninyo, manual nyo na lang kasi delikado pag nasira. At least kung kinakamay ninyo, makukontrol nyo yung higpit. Pag naka power tools kayo, pero okay lang pag mga ganito na para mga solid na siya. Okay lang. Yan. Okay lang yung mga ganito. Ang i-power tools niyo, pero wag yung ano, wag yung mga ganito kasi ito. Konti lang diferensya nito. Konti lang ang diferensya nito, malustrid yan. Laking problema. Okay. So, ayan. Okay na. Balik na natin. Para masubukan natin yung... Actually, itong luma ko, parang makapal pa, oh. Makapal pa, eh. Maganda din ang kain niya, oh. Pero ito, hindi siya magandang kain dito. Parang yung sa gitna ay walang kain. Dito lang sa gilid. Hindi siya level. Masubukan natin yan ngayong isa. At least meron tayong reserva, di ba? Meron tayong reserve. Ba? Ayan. Balik na natin. Sabi mo di mo ko iiwan. Yan, nasa na isang volt. Yan ang problema pag hindi natin inaalis kung saan nalalagay ang mga volt at nawawala sila. Ano isa? Yun. Huwag niyo masyadong higpitan dito nang presado masyado, baka masira. So alalay lang. Yun. So ayun, tapos na tayo. Adjustan na lang natin yung brake.
Hanggang dito ba? Kanina dito na yan. So ayun guys. So ito yung adjust natin. Adjustin natin to. So malalaman nyo, kahit hindi nyo buksan, malalaman nyo kung pudpud na sa pamamagitan dito. Standard kasi ito eh. So, ibig sabihin, kung itong ato, itong adjuster na to, itong clamp na to ay hanggang dito na sa gitna, pudpud na siya. Ito ngayon, nasa dulo siya. Ibig sabihin, kapal. Ibig sabihin ito, makapal pa siya. Pag itong adjuster mo ay nandito na sa gitna, palitin na siya, pero pwede pa rin. Mayroon pang ibang ano diyan, mayroon pang ibang option. Mayroon kasing nangyayari na yung brake drum mo ay medyo pudpud na, medyo malaki na yung butas. Yung adjuster mo nandito na pero makakapal pa yung brake shoe. So ang gagawin mo, tatanggalin mo lang 'to. Tapos i-adjust mo lang papunta pa kaliwa, adjustin mo pa kanan pala para maubos niya talaga yung brake shoe. Kasi katulad nito, itong pinalitan ko, nandito na siya sa kalahati. Pero tininan ko yung brake shoe, pwede pa. Pero palitin na talaga siya. Pero kung wala ka pang budget, pwede mo pa siyang adjustin. Tatanggalin mo lang to dito. May bolt ito. Tuwagan mo to. Tapos bubunutin mo. Pagkabunot mo, i-adjust mo lang. Tandaan mo lang kung ano yung posisyon ng pagkabunot mo na yan. Kasi na-adjust to eh. Igagano mo konti patras para pag binalik mo dito sakto pa rin siya. Okay, so ayan, ito okay pa, nandito pa sa pinakadulo. So ibig sabihin goods na tayo, good to go na tayo. Okay, ayan. So ang ginamit natin ngayon ay RS8 Force 250 Mio at saka AEROX, pareho lang daw yan. So ayun, itong original natin itago pa rin natin kasi mayroon pa naman, pwede pa to actually kung wala ka ng budget talaga, pwede mo pang pudpurin yan kasi parang halos kalahati lang din naman siya, pwede pa rin. Okay, sa mga nakarating sa dulo ng ating video, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe para ma-notify kayo sa ating next na upload sa ating click. Kung ano yung mga gagawin natin dito para sa mga beginners na katulad ko na gustong matuto para makaiwas din tayo ng ano, gastos sa mga mekaniko. Okay, try natin pag-aralan kung paano. Okay? Thank you for watching. Bye-bye.